Nagulantang ang lahat sa mga isiniwalat ng Batikang newscaster na si Jason Sa na dati ring nagtatrabaho sa ABS-CBN. Sa kanyang mga Facebook post kasi, isiniwalat ng dating newscaster ng Kapamilya Network ang mga irregularidad ng ABS-CBN at isiniwalat din niya ang mga senador Dodi Umanong mayroong bias pabor sa pagpapalawig ng prangkisa ng ABS-CBN at kung bakit ganoon na lamang ang pagtatanggol ng mga senador na ito na ayon pa kay Jason Sa ay para ng mga asong ulol sa pagpoproteka ng Kapamilya Network. Una-una sa listahan ni Jason Sa ay si Kiko Pangilinan na siya ring asawa ni Sharon Cuneta na may kasalukuyang contract sa ABS-CBN. At bukod pa dyan ay kapatid rin pala ni Kiko Pangilinan ang asawa ni Gary Valenciano na isa ring artista ng ABS. Pangalawa sa listahan ni Jason Sa ay si Sunny Angara. Panay tanggol daw ni Sunny Angara sa ABS-CBN dahil sabi ni Jason Sa ang asawa daw ni Sunny Angara ay konektado pala sa Kapamilya Network. Ang ikatlo na tinuguri ang senador na tagapagtanggol ng ABS-CBN ay si Franklin Drilon. Si Drilon ay konektado sa ACRA at ang ACRA ay ang law firm ng kumpanyang ABS-CBN. At bukod pa riyan, katulad ni Drilon, ang mga Lopez family daw ay parehong taga Iloilo at matagal na panahon nang magkaalyado si Drilon at ang mga Lopezes. Ang pang-apat na senador na sinabi ni Jason Sa na parang asong ulol na nagtatanggol sa ABS-CBN ay si Win Gatchalian. Kaya daw tanggol ng tanggol si Win Gatchalian sa ABS dahil ang kanyang girlfriend na isang beauty queen na naging artista ay nakapirma rin ng kontrata sa ABS-CBN. Panglima sa listahan ay si Tito Soto na kahit pa raw si Tito Soto ay kilalang taga-suporta ng presidente ay pinagtatanggol pa rin daw nito ang ABS-CBN dahil siya ay tiyuhin ng megastar na si Sharon Cuneta dahil magkapatid ang nanay ni Sharon at ang asawa ni Tito Soto. Ang pang-anim ay si Lito Lapid. Hindi na natin kailangang ipaliwanag kung bakit dahil si Lito Lapid ay artista ng ABS-CBN. Kung ating matatandaan, parte siya ng ang probinsyano na gustong ipastop ni Apollo Quiboloy matapos siyang hamunin ni Vice Ganda. At dagdag pa ni Quiboloy, hindi lang ang probinsyano ang kanyang tatapusin, kundi ang buong istasyon mismo. Ang pangpitong nasa listahan ni Jason Sa na senador na parang asong ulol na nagtatanggol sa ABS ay si Risa Hontiveros. Ayon kay Jason Sa, si Risa Hontiveros daw ay parte ng Aus Duterte Cabal ng mga dilaw. Alam naman natin na ayaw ng ABS-CBN kay President Duterte kahit noon pa. At huli sa listahan ni Jason Sa ay si Grace Poe. Natural na pinagtatanggol ni Grace Poe ang ABS-CBN dahil ang katotohanan, siya naman talaga ang presidential candidate ng ABS-CBN noong 2016. At bukod pa riyan, artista rin ng ABS-CBN ang kinikilalang ina ni Grace Poe. Talaga namang maliwanag pa sa sikat ng araw ang iboboto ng mga senador na ito kung papalawigin pa ang prangkisa ng ABS-CBN sa kanilang hearing sa Senado. Pero gayunpaman, kahit pa'y ipilit nilang ipasa na palawigin ang prangkisa ng ABS-CBN sa Kongreso at Senado ay nakay President Duterte pa rin ang huling alas kung kanya itong ibibito.